Want to know what's hot and latest in showbiz this week? This is Pushed Most Wanted, top news of the week. At number 5, Sunshine Cruz inaral ang kanta ni Dina Bonivie para iregalo sa 41st birthday ni Maki Mathai. Naka-lock-in sa set si Sunshine Cruz para sa taping ng bagong umaga series ng ABS-CBN, kaya hindi niya makakasama ang boyfriend na si Maki Mathai. Happy birthday, my Maki. Sorry I can't be with you today but we will celebrate soon. Mensahe niya sa kasintahan. I prepared a simple gift for you. I know you love this song and gusto mong kantahin ko ito. That is why inaral ko especially for you. Sana magustuhan mo. Dagdag pa niya. Ang kantang inaral at ipinost ni Sunshine sa kanyang Facebook account bilang regalo kay Maki ay ang classic love song na Bakit Ba Ganyan na pinasikat noon ni Dina Bonivie at isinulat naman ni Vic Soto. At number 4, Sophia Andres turns emotional over Baby Zoe's nursery room transformation. The simple nursery room of Sophia Andres' charming baby daughter Zoe got a dreamy blush makeover. Moss Design, who also did the home fluffing for Bella Padilla's new apartment, took on another challenge of transforming another space, the room of Sophia Andres' baby Zoe. Some of the key areas in baby Zoe's room which had striking visible changes were the nursery lounge, the play area, the bench seating, and the display shelving. When the day of the reveal finally came, Sophia and Daniel decided to show Zoe her new room by bringing her with them. Sophia said, "It's super nice, especially since ito yung nag-welcome sa amin kasi this area, it's usual na for us. Ito rin yung highlight ng room, the palette wall. That's super, super nice. It's very, very different. It's super functional." At one point, Sophia turned emotional as she couldn't believe how the transformation turned out to be. "It's cheesy, but I'm thankful. I don't know why I'm crying. I'm so emotional because I think it's about love. Hindi lang siya isang project, kundi it's with the heart, it's with love." At number 3, Romnick Sarmenta, girlfriend Barbara Ruaro expecting first child together. Romnick Sarmenta and his girlfriend actress Barbara Ruaro are expecting their first child together. In an Instagram post, Romnick said he's infinitely blessed as he shared a photo of a pregnancy test stick manifesting a positive result. Romnick wrote in the caption, "Infinitely blessed with your affirmation. Iba ka, Panginoon. Maraming salamat po." Barbara likewise shared a photo showing her pregnancy test results as she confirmed that she's 5 months into her pregnancy. Barbara wrote, "The cross that appeared on my test and this miracle as a whole is your loudest yet most comforting affirmation. I praise and thank you for Nico and all our friends and families who have expressed and continue to show their love and undying support. See you on February, little bee." At number 2, binebenta ko, Maha Salvador ipinaliwanag kung bakit ibinebenta ang regalo ng kanyang mga ex-boyfriend. Binenta ko, ito ang ibinunyag ni Maha Salvador nang tanungin ni Robby Domingo tungkol sa desktop computer na ibinigay sa kanya ni Rambo Nunez sa bagong episode ng Star Launch ng Star Magic. Ibinahagi ni Rambo Nunez na kung bakit niya niregaluhan noon ang girlfriend na si Maha Salvador ng isang desktop computer. Pagbabahagi ni Rambo, "I think may table yata na ano eh. Parang may table siya na iniisip niya kung anong ilalagay. It was supposed to be like either parang a study table or 'di ba parang kung saan ka magbabasa-basa, mag-aayos. So it was an empty table. So parang kaya ako naisip na 'yun yung okay doon. Siya bumili kasi ako ng laptop noon. So parang sabi ko twinning kami." Inamin naman ni Maha na binenta niya ang nasabing computer nang maghiwalay sila noon ni Rambo. Paliwanag ni Maha, kadalasan niyang ibinebenta ang mga ibinibigay sa kanya ng kanyang mga nagiging ex-boyfriend dahil ayaw niyang balikan ng mga alaala na mayroon siya sa kanila. "Alam mo, lahat ng mga regalo ng mga ex ko, binebenta ko. Walang natitira sa akin kasi ayoko ng memories." Depensa naman ni Maha na pupunta ang mga pinagbebentahan niya sa mga charitable organizations. At number 1. Ang baho ng ugali mo. Sister tells Pia Wurtzbach in controversial posts. Ang baho ng ugali mo. This is what Sarah Wurtzbach Manze told her older sister Pia Wurtzbach in a series of controversial posts she released Sunday, October 11 against the beauty queen actress and their mother, Cheryl Alonzo Tindall. "Dami mong kuda pero sorry, wala. Tapos mangdadamay ng ibang tao na wala naman sa usapan. Magsama kayo ni mama." Sarah wrote before tagging her sister, "Nag-iisa mong kapatid ayaw mong suportahan tapos mangdadamay ka palagi ng ibang tao na wala naman sa usapan. Kung alam lang ng ibang tao kung gaano kabaho ugali
inyo ni Mama. Sarah went on, I'm broke kasi I have a normal job with 2 kids. Tapos kapag bibigyan mo ako ng pera, hihirit ka ng, grabe, noon sweldo ko na ng 1 buwan to, no? Tapos ngayon, barya na lang. Andun pa rin ako, nasa 1 buwang sweldo pa rin ako, kaya ako humingi ng tulong. Ang insensitive mo sa mga ganyan kasi you made it na. Ang lagi kong hinihingi sa tao ay time and company, bonding. Kung mukhang pera ako, edi sana noon pa ang yaman ko na. Sarah also accused their mother of allegedly shaming her about rape, saying their abusive mom told her she probably wanted it as she has always been sick in the head since she was young. She added, mas mabuti pa raw na nasa stranger's family ang mga bata para di daw sila maapektuhan dahil loka-loka mami nila. So abused equals crazy and I'm never allowed to talk about it, so suffer in silence while everyone else is okay and moving forward. For more showbiz news updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow, and subscribe to our social media pages. This is Pushed Most Wanted, top news of the week.